Okay, we're back. Tuloy-tuloy po tayo dito. Live tayo sa Clark International Airport. Para ho malaman natin bakit may magandang airport po dito sa Clark. At syempre, ang atin po napaka-importanteng taong bisita at binigyan kami ng importansya, BCDA President and CEO and IATF Deputy Chief Implementer, ladies and gentlemen, a humble man, a dignified man, please welcome Secretary Vince Dizzo. Asek, maganda ka po po. Sek, nabakunahan na ako. Alam ko, nabakunahan ka na. Social distancing. Kung pwede nyo hubad tanggalin yan, safe naman tayo. At very strict kayo bago pumasok dito. Alam ko, lahat po dito ay nag-antigen. Opo, pwede ho? Sige po. Ang guwapo! Sek, bumati ka muna sa buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng tagapanood ng Wawa Win, Tutok to Win. Thank you very much po and welcome to Clark. Thank you, sir. Alam mo, Sek, I never thought, sabi niya kasi hindi ako nakakapag-load ng TV, pasensya ka na, Billy, ano Orsben show mo, na talaga kasi nakatutok kami dito sa problema natin, nakatutok kami dito sa lahat ng improvement na dapat na gawin, at the same time, yung pinagdadaanan natin. First of all, una sa lahat, sir, maraming salamat sa pagtanggap niyo sa amin. Yung time na nagkakaproblema, itong ECQ na to na ayoko matigil ang programa dahil may Shopee kahapon. At the same time, I talked to Senator Bongo, to Secretary Duque, Secretary Anyo, Secretary Carlo Nograles, Secretary Harry Roque. Humingi na ako ng tulong. Alam mo bakit? Sa panahon na to may pandemya, malungkot ang tao. Kailangan ng programa, nagbibigay ng saya at nagbibigay ng tulong. And then, maraming salamat sa inyo. Ikaw yung kumausap sa akin na mag-Clark kayo, kaming bahala sa inyo. Kung ano kailangan mo, ibibigay namin. Yan po si Secretary Vince Dizon. Sek, thank you so much. Salamat, Kuya Wiggy. Mo, Kuya Wiggy, unang-una, welcome sa Clark. It's an honor for us na you host namin kayo dito. Pero alam mo, tama yung sinabi mo kanina, ang kailangan talaga ng mga kababayan natin to. Ngayon ay konting pag-asa at konting kasiyahan. And kahapon, nandito ako, nanood ako dun sa show ninyo, Shopee. And nakita ko talagang napakadaming mga kababayan natin ang umaasa sa'yo para sa kasiyahan nila at ang laki ng tinuturo mo sa mga kababayan natin. Kaya maraming salamat din sa'yo at sa buong team mo. Tulong-tulong lang naman to, kaya kami nandito. Saka maraming salamat, yung antigen namin. Sa'yo hindi pa nababakunahan, pabakunahan natin, Willie. Safety eh. Ang Opo. Galing eh. Saka when the first time I met you, hindi ko kayo na-expect na ikaw yun eh. Sukakat ng pabili ng soft drinks eh. Ganun kasimple yun siya. Whatever thing, andun lang siya. Ay, kayo po ba si Secretary Diz? Napakabait mo. Salamat po. Salamat. Kung ganyan ka, parang dapat maging humble ang lahat. Anyway, salamat po. Ano itong Clark International Airport? Bakit ang ganda nito, Sek? Alam niyo po, itong Clark International Airport, ito yung isa sa mga napakalaking infrastructure projects ni Pangulong Duterte. Sinimulan po natin to kasama ni Secretary Tugad ng DOTR noong 2018 pa. Ah, 2018 pa? 2018 pa po. So wala pa tayong pinagdadaan ng pandemya. Wala talagang pa ginagawa na ito. Opo. 3 years po, mahigit, ginawa ito. At ngayon po, kitang-kita naman natin, talagang napaka-world class. At nagpapasalamat tayo dahil sa desisyon at katapangan ng ating presidente, kaya talagang nakagawa tayo ng ganitong airport para sa ating mga kababayan. Kasi naalala ko, noong mga panahon ng mga ilang taon, nagkakaproblema tayo sa comfort room sa mga, di ba, sa mga airports natin, lagi yung nag-complain. Opo. Hindi ba? And then, nakita ko dito kahapon, nag-show kami, napakalinis, may toilet paper lang. Kumbaga lahat, maasikaso. And then, I heard also that most of the na ginamit dito ang mga materials from Italy, the tiles. Opo. And then, magagaling, and then, same Austria. Time, Austria po yung mga kahoy na nakikita Austria, natin. Pakita ka natin direct, please. Sa comment, yan po, ay gawa yan sa Austria. And then, yung parang gray na yon, parang you told me na para sa aeroplano ba yan? Opo. Gagawa po yan sa Italy, ginagamit po yan sa mga aeroplano. So very world-class po talaga yung facility. Alam mo, sabi nga gagi ni Pangulo, kailangan yung Pilipino talagang ang dinideserve talaga niya ay yung only the best. Kaya nagpapasalamat po tayo sa buong gobyerno, gagawin sa Pangulo natin, na ngayon meron na tayong world-class terminal tulad itong Clark International Airport. And also, di ba, babayan ka ng Manila, wala ka naman traffic na. Di ba? Katulad yung mga BDR natin, pakita nga natin, yung mga ito pong airport natin para makita lang muna yung mga nagawa dito yan. Okay, so lahat po ng ito eh pinaghirapan po ng course dito po ng BCDA, of course sa pamumuno po ng ating mga BCDA President Secretary Dizon. Andiyan ba yung BTR natin? Pakita lang natin. Sige, pakipalabas na.
Robinson, ang PAGS, at kapartner nila, yung operator ng best airport in the world, yung Changi Airport, Singapore. Wow. Anong naging inspirasyon ng presidente, ng inyo, ng cabinet members, para sa, magkaroon tayo sa magandang airport? Alam nyo, nung naigat po si presidente noong 2016, ang talagang isang kinasama ng loob niya nung panahon na yun, nung siya'y tumatakbo, eh yung mga kababayan natin, napakahirap ng buhay, yung pang-araw-araw ng pamumuhay nila. Nasisira yung mga tren, yung pong mga, yung airport, sira-sira po nung panahon na yon. Kaya po nung nanalo siya, ang sinabi po niya sa lahat ng kanyang kabinete, alam niyo, gawin niyo lahat para lang kahit maibsan lang natin ng kahit konti yung hirap ng mga kababayan natin. Doon po nagbunga itong build, at itong airport na ito. Which is part 2, no? Kasama po ito. So, 2018 nagsimula ito, kaya okay. Dinaanan po tayo ng pandemya, pero mabuti yung natapos ito. Opo. Natapos ito at kahit papano naman, di ba? Hopefully, bumalik na tayo sa pag-normal. At the same time, napag-usapan natin na Clark, kayo as a implementer, no? Sa ating pong ITF, kamusta ho ang sitwasyon natin ngayon? Alam nyo, malaki pong maghamon natin ngayon, Kuya Willie. Yung buong mundo, dinadaanan itong napakabigat na Delta variant. Napakabilis pong makahawa, Kuya Willie. No? Nakikita natin ang mga kaso, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Pati sa Amerika, sa Europe, dito sa Asia. Kaya kailangan po talaga mag-ingat tayo. Kaya minarapat po ng Pangulo natin at ng IATF na medyo maghigpit po tayo ng konti para maiwasan natin yung pagkagat nito ng mabilis. Habang iniiwasan natin yon at naghihigpit tayo, talagang bakuna po tayo ng bakuna. So yun po ang focus namin ni Secretary Galvez, ni Secretary Duque. Bilisan natin yung pagbabakuna para makapagbigay tayo ng protection sa mga kababayan natin. Leon, you just came from Manila. Okay. Kahapon din, galing ka Manila. Ang sabi mo nga, pasensya ka na Willie dahil sobra lang pinapatawag kami lagi. Ano pinag-uusapan nyo? Unang-una, kailangan nating pabilisin yung pagbabakuna natin. Kaninang umaga, magkakasama po kaming at kasama ang mga iba't ibang mayor, pati si Chairman Abalos. Napag-usapan nga namin na kailangan talaga pabilisin natin ang pagbabakuna. At kung sino ang may gustong magpabakuna, kailangan bakunahan natin. Pero hindi lang yon, kailangan din mag-ingat tayo. Huwag muna tayong gagabas ng bahay, lalo na sa Metro Manila na naka-ECQ ngayon. Pero kung gagabas man tayo, kailangan mag-protection tayo, suot natin yung mask natin, at mag-ingat talaga tayo. Kasi so, delikado talaga itong Delta variant. Ano ba itong Delta variant? Para maintindihan natin mga kababayan, especially po yung mga walang napapanood, walang message, no? Walang news. Ano ba itong Delta variant? Alam mo, yung mga virus kasi, sabi ng mga doktor, yan ay nag-mimutate, no? Nagbabago siya. At ang problema sa virus na ito, nagbabago siya at nagiging mas matindi siya. Mas madaling makahawa. At ngayon, lalo na kung di ka bakunado, madali kang tamaan. Kaya marami po sa mga nagkakasakit sa atin ngayon, sa mga ospital na nahahawa dito, yung mga hindi bakunado. Kaya ang pakiusap talaga natin, sana magpabakuna na tayo. Pero about 2 days ago, umabot tayo ng more than 10,000, almost 11,000. Opo. Sec, you, as the implementer ng ITF, ano message sa ating mga kababayan? Sa ating mga kababayan, kailangan talaga mag-ingat. Yun ang unang-una. Lagi tayong mag-mask, lagi tayong maghugas ng kamay, kumiwas tayo sa mga lugar na matatao, ng dikit-dikit, at tanggapin na po natin na kailangan talaga tayo magbabakuna. Kaya, para sa mga kababayan po natin na medyo may takot pa, may alinlangan, nakita naman po natin. Ngayon po, more than almost 25 million na pong bakuna ang naituturok natin. Okay. At marami na pong bakunado sa ating bansa. Nakita nyo naman po at effective po talaga ito para proteksyon na ng sarili ninyo at yung mga mahal nyo sa buhay. Kaya yun lang po, sana magpabakuna na po tayo. So pinaka-importante yun, makinig po tayo dahil para po sa ating lahat, una sa lahat, pag sinave mo yung buhay mo, sinesave mo rin ang buhay na inyong mga mahal sa buhay. Kasi yung mga lumalabas, lalo na yung ating mga mahal na kababayan na nagtatrabaho ngayon, hindi nyo nalalaman talaga yung nakakahalubilo nyo, meron na parang karamdaman. So, importante nga maingat. Face mask, actually ako, nagpe-face shield din ako. Maring ganito lang ako, pero dito lahat kami naka-face mask. And also, ang nakita ko dito sa Clark, bago ko kami, ha? Nag-antigen po kami sa Manila. Pagdating dito, ganun na naman, no? Yun ang requirement yata. Araw-araw. Oo, araw-araw po tayo. Kaya pinayagan tayo ng IATF kasi may mga protocol tayo. Nagpapasalamat tayo kay Kuya Willie sa buong team. Napaka-diligent po nila, sunod po sila sa lahat ng mga protocol natin. Salamat, Kuya Willie. Meron kami isang pinauwi na nag-antigen, ha? Alam niyo bakit? Hindi siya nag-positive. Natanggal yung nose slip niya. Kawawa naman, ha? Bugbog na ho yung aming kasama dito. Halos araw-araw yung nagdaan, RT-PCR. Kaya lang titisin mo.
Mabuti ho, kasama nyo ang inyong banday. Salamat po. Si Mrs. Ma'am. Okay si Ma'am. Okay si Ma'am, pakita natin si Mrs. Ano pangalan ni wife nyo? Hesi po, Hesi. Hesi? Hesi. Ma'am, okay naman ma'am. Ayan, ayan. Salamat Hesi. Thank you po ma'am. At napakasap ng feeling. Kagabi kumain kami. Opo. Ni Mr. Alvarado. Alvaro. Alvaro. Mr. Bong Alvaro, no? Si Dori. Oo, sa Miji. Mamaya, mapasalamatan ko yung restaurant na yun, eh. Oo. Ang sarap ng pagkain dito. Ang sarap po doon. Kumain din kami sa isang lugar mo, Kapampangan. Yun naman yung mga sisig. Tama. Okay. And also, ano pa bang pwede natin pag-usapan to ko sa Clark? Unang-una, dito din yung home ng ating sports facilities. Yes. Kuya Willie, yung ginamit natin ng Southeast Asian Games, lalo na ngayon, kakatapos ka ng Olympics, historical tayo. Ngayon, pinakamaraming medalya nakuha ng mga atleta natin. Kaya yun din po ang nakikita natin ngayon, yung pagmamahal at pag-aaruga ni Pangulong Duterte sa ating mga atleta. Yan po yung mga facilities natin. Pinapakita ko natin, ito. Kailangan natin itong ipakita para makita niyo po yung mga new developments. Yan po. Yan po yung ginamit sa Southeast Asian Games. Yan po para sa mga atleta natin. Bago po yan nagawa, I think ang last na nagpagawa po ng gobyerno ng ganyang mga facility na world class, 1936 pa po. Yung Rizal Memorial Stadium. Ibig sabihin, 1936 pa, and then ngayon ang 2021. Ngayon lang po tayo nagpagawa ulit sa term ni Pangulong Duterte. So, ayan naman po. Napakaganda po. Napaka-iconic. Pakita ka natin yan. Ng mga structure na yan. Ano yan? Ayan po yung athletic stadium. Ginamit natin nung Southeast Asian Games. Ayan po. Napakaganda ng lugar. And yung kanina po, yung aquatic center. Wow. Yan pong athletic stadium natin, Kuya Willy, na-nominate siya sa World Architectural Awards sa Lisbon, sa Portugal ngayong December. Wow. Na-nominate po siya. Thank you very much. Sir, again, once again, maraming po salamat sa pagsuporta nyo sa amin. Of course, lahat kami dito, my staff from GMA7, sa ating pong chairman, si Attorney Gosson, Mr. Duabit, Mr. Yalung, Mr. Ed Gosson, our family from GMA7, nagpapasalamat kami dahil natuloy. And also, pinayagan mo rin ang AOS, no? Opo. Pinayagan mo rin. Opo. Ang mga tiga AOS, pinayagan ni Secretary Vince na kayo po ay makapag-show dito kahit sa Sunday, di ba? Opo, pwedeng-pwede po. At nag-usap na po kami ni Kuya Willy. Ano lang ho, welcome na welcome po kayong lahat dito sa Clark. Safe po tayo, kailangan lang po tayong sumunod sa ating mga protocol. Pero kung lahat tayo magtutulungan, magko-cooperate, safe po tayo dito. Ano ulit ang message nyo sa ating mga kababayan, buong Pilipinas at sa buong mundo ng kababayan natin? Una-una po, maraming salamat ulit Kuya Willy sa pagbibigay mo ng ligaya at ng pag-asa sa mga kababayan natin. Sa lahat ng kababayan po natin, alam kong hirap na hirap na po tayo. Magdadalawang taon na tayong hirap na hirap. Pero konting tiis na lang po. Basta po, mag-ingat lang tayo at magpabakuna na po tayo para tuloy-tuloy na nating marampasan itong napakabigat na hamon natin sa COVID-19. Thank you very much, Secretary Vince Nizan. Thank you so much. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipon natin, mga squami ko dyan. Nagustuhin nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, the bell button para lagi ka updated. Yun lang!